patuloy ng exclusive report ng GMA News Research at ng Special Assignments Team ukol sa Godofredo Roque Group of NGOs. Natuklasan naming ang mga supplier ng proyektong pinaglaanan ng pork barrel, kamag-anak din ng mga nasa likod ng mga questionableng NGO. Ang ilan sa kanila, kamag-anak pa ng ilang elected government officials. Narito ang special report ni Joseph Moro. Si Marilu Antonio na opisyal ng anim na NGO sa grupo nila ni Godofredo Roque at presidente ng ML Antonio Enterprises na supplier mismo ng kanilang mga NGO ay asawa ni Filomeno Cucueco. Batay sa mga dokumentong nakalap namin, si Cucueco ay incorporator ng isa sa mga NGO sa network ni Roque. Sa aming pagsasaliksik, natuklasan namin na ang may-ari ng CC Baredo Publishing House na supplier ng halos lahat ng mga NGO ni Roque ay isang Carmelita Cucueco Baredo. Ang CC Baredo, may higit kalahating bilyong pisong pork barrel ang nakuha mula sa mga sinuplayang proyekto ng mga NGO. Isang Carmelita Baredo rin ang kabilang sa Kabalikat sa Kalusugan at Kaunlaran Foundation Incorporated, nakagrupo rin ni Roque. Kabilang din sa network ng mga NGO na ito, ang Governor Eunice Guerrero Cucueco Foundation na binubuo ng mga Cucueco. Ang foundation na ito sinampahan ng reklamo ng DSWD para sa mahigit 20 milyong pisong unliquidated na pork barrel na hinawakan nila. Ang mag-asawang sina Filomeno Cucueco at Marilu Antonio ay kabilang sa mga bumubuo ng Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation. Kabilang nilang naging incorporator nito, si Roque at ang isang Florida Alberto. Ang KKAMFI ang nakakuha ng pinakamalaking PDAF sa grupo ni Roque. May higit 500 milyong piso sa loob lamang ng 3 taon. Si Florida Antonio Alberto ay kapatid ni Marilu Antonio. Si Florida Alberto ay kasalukuyang mayor ng Virac sa Catanduanes kung saan inilagak ang milyong-milyong pisong pork barrel para sa mga proyektong ipinatupad ng mismo mga NGO ni Marilu Antonio at ni Roque. Sa panayam namin kay Mayor Alberto sa Virac, kinumpirma niyang kapatid niya si Marilu Antonio. Pero ayaw niya magsalita tungkol sa iba pang kasama nila sa grupo ng NGO ni Roque at Marilu. Ang ama ni na Florida at Marilu na si Gonzalo Antonio Jr. ay presidente ng Kasangga sa Magandang Bukas Foundation na itinatag ng anak niyang si Marilu kasama ang ilan pang tauhang bumubuo sa grupo ni Roque. Si Gonzalo ay isa ring barangay captain sa Bataan. Ang ML Antonio Enterprises na nagsupply sa mga NGO sa grupo ni Roque, itinatag naman ni Marilu, Florida at iba pa nilang mga kapatid. Wala na si Florida sa pinakahuling papeles ng ML Antonio Enterprises. Ang asawa ni Marilu na si Filomeno ang pumalit sa kanya. Kung tutuntunin ang kawing-kawing na ugnayang ito ng mga NGO at supplier, makikita ang pera ng mamamayan na punta sa mga NGO na kalaunan ay nagtapos din sa mga negosyo ng kanilang mga pamilya. There was willful parang intention to conspire and plunder or steal the resources of the nation. Sa isang opisyal na dokumento, nakita namin na si Filomeno Cucueco pala ay isa ring Roque. Kinumpirma ng kapatid ni Godofredo na magkamag-anak nga ang mga Roque at mga Cucueco. Second cousins daw sila. Magkasama si Roque at Cucueco sa KKAMFI na sinuplayan ng kumpanya ni Roque na George Roque Enterprises. Ilang ulit nang sinubukan ng GMA News Research sa Special Assignments Team na kunan sila ng pahayag, pati na rin ang iba pa nilang kasama. Si Roque, hindi nagpaunlak ng panayam. Di namin maabutan sina Marilu at Filomeno sa address nila sa Pasig. Sa Pampanga kung saan nakumpirma namin na may bahay din si Filomeno sa isang eksklusibong subdivision, hindi kami pinapasok. Sa Bataan, na probinsya ng mga Antonio, maikli ang sagot ni Kapitan Gonzalo na tatay ni Marilu at Florida. Eh, hindi ko naman kasi alam yun eh. So, bahala na sila, no? Wala naman akong alam dun eh. Wala akong alam dun eh. Kung naraman sa NGO naman eh. Saka kung nakakuha man silang kontrata, eh siyempre dumaan sa mga congressman yan eh. Lahat din ng NGO nila ay pinuntahan namin. Joseph Morong, GMA News.